dahil yung mga qualified na beneficiary ay matagal na nasa amin yung listahan. Hindi lang talaga nagawa yung pagbigay ng titulo. Ang nangyari, nagbigay ang gobyerno nung nakaraan panahon pa yata ni FBR, nagbigay ng tinatawag na consolidated CLOA. Yun lamang, yung sa consolidated CLOA, maraming may-ari ng lupa, hindi nila alam kung saan yung kanilang isasaka ng lupa. Kaya nakakagulo, hindi nila matrabaho ng mabuti. Ito, yung titulo, maliwanag na kung ano ang survey, kung saan ang area, kung saan ang bawat may pag-aari ng bawat beneficiary. Kaya yung mga sa qualification, matagal nang nasa amin yung listahan, ngayon pa lang namin gagawin, ayusin lahat ng titulo para lahat ng beneficiary ay alam nila kung alin, nasaan, gaano kalaki ang kanilang lupa at kung ano yung isasaka nila. Kaya yan ang aming ginagawa ngayon. So, palagay ko, patuloy lang ito. Tuloy-tuloy lang aming gagawin ito para matapos ito na lahat ng beneficiary na dapat nabigyan ng titulo ay mabigyan bago matapos ang aking term. Mahaba-habang sagot yan. Marami tayong ginagawa. Siyempre, pareho sa production side, pinapaganda natin ang production natin. Naghahanap tayo ng mga bagong varieties para mas matibay na hindi masyadong naapektuhan ng mga bagyo. Number one. Pangalawa, yung filmmaker, binibigyan natin ng makinarya ang ating mga magsasaka para yung mga processing ay nasa kanila na. At ang paglabas, hindi sila nagbebenta ng palay, kundi bigas na. Para lahat yung kita, hindi mapunta sa trader, sa middleman, mapunta talaga sa magsasaka. Tapos, yung bagong ginawa natin, yung inaamyandahan natin yung RTL, yung price tarification law, ito'y ginawa natin para ma-control natin yung presyo ng bigas dahil masyadong mabilis tumaas ang presyo ng bigas. Kaya kung pagbibigyan tayo ng ating kongreso na makapag-import na, makikipagsabayan, ito naman talaga ang unang kung bakit tinayo ang NFA. Tinayo ang NFA para ayusin ang presyo, price stabilization. Kapag nag-aani, mababa ang presyo ng bigas, bumibili ang NFA para hindi naman masyadong mababa ang presyo ng bigas. Kapag naman tagtuyot, o talagang pag-summer, walang ani, magbibitaw sila ng supply para hindi naman tumaas masyado. Yun ang gagawin natin ngayon. So, para sa consumer, yun ang ating ginagawa. At, inaayos natin yung mga puerto, inaayos natin ang mga FMR, inaayos natin lahat para maging mas madali at mas mura ang pag-transport ng produkto. Hindi lamang bigas, kung hindi lahat ng produkto ng ating mga magsasaka at saka manging isda. So, kailangan buuhin yung sistema. Noong kampanya, pinag-uusapan ko yung value chain ng agrikultura. Yan ang ginagawa natin ngayon. Binubuo natin. Malakas ang production. Palalakasin natin ang production. Bibigyan natin ng makinarya ang mga farmers. Bibigyan natin sila ng market intelligence. Pati technical information bibigay natin. Meron tayong tulong sa fertilizer. Meron tayong tulong sa pesticide. Meron tayong tulong pagka na bagyo. Naman, nakahanda rin tayo para magbigay ng ayuda, magbigay ng AIX. Yan po ay para hanggang from the farm, yung talagang farm to market, hanggang market, sana ang lahat ng kinikita sa bawat hakbang na papunta sa merkado, ang bigas at saka ang produkto ng agrikultura, ay lahat ng kita na yun mapupunta sa farmer. Kaya yan ang aming ginagawa. Kaya yung value chain na ay aming ginagawa. Lupang ipang-imigay ng isang sa mga
Well, hindi nila pwedeng ipagbili. At hindi nila naman gusto ipagbilian. Ang naging lesson ng unang pagpasok ng agrarian reform, hindi sapat na magbibigay ka ng titulo. Kasi wala naman siyang hindi siya marunong mangutang. Wala siyang pang-production loan, hindi siya marunong kumuha. Walang perang bumili ng binhi, walang perang pambili ng fertilizer, ng lahat ng inputs. Kaya naman sinasabi, balik na lang natin doon sa dating may-ari. Balik tayo sa dating sistema. Kaya naman, ang programa ng DAR ay hindi lamang nagbibigay ng titulo. Natuto na tayo. Kung natitignan ninyo, ang programa patuloy ang suporta. Suporta sa pamamagitan ng mga makinarya, suporta sa pamamagitan ng technical services, suporta sa pag-monitor, at lahat ng support services ay gagawin pa rin ng Department of Agrarian Reform para sa mga beneficiary. Kasama na dyan, syempre, ang DA. Marami silang programa. Maraming programa ang DA para maging successful, maging matagumpay naman ang pagsasaka nila ng kanilang bagong lupa na may hawak na sila ngayon na dito. Good morning. Marami. Marami pang dapat ayusin. Yung mga sa supply chains kailangan ayusin. Yung transport cost kailangan natin ibaba. Kasama dyan, hindi lamang yung FMR, pati na yung mga ports, agricultural ports. Kasi napakamahal at saka yung mga cold storage, yun yung mga para hindi naman masira yung isda, hindi masira yung mga ibang produkto na inaanin ng ating mga magsasaka. Kaya marami pa rin tayong kailangan gawin. We have to fix the supply chain para sa farmer. Kailangan din natin na ipagsama ang private sector at saka yung gobyerno. Kasi ang private sector, yung contract farming, maganda rin yun pagka magkaroon ng contract farming. So, isa yun, parang kasama na yun sa sagot na tinanong kanina, na yung pag may kontrata siya ng contract farming, hindi talaga niya bibili yung lupa. At gagamitin talaga nila dahil may kita sila, meron silang hanap buhay. So, parang nalusaw lahat ng sistemang ito for the last many years. Kaya kailangan buhin din natin. Susundin namin lahat ng utos ng presidente. At sa tingin ko, dahil iba ito eh. Kasi itong programang ito talagang nandyan sa likod namin ng ating Pangulo. Kaya magagawa natin to. May redistribute natin to. Kung hindi kaya ng mga Register of Deeds ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mag-print ng mga titulo, i-outsource natin ito. Basta kailangan, bago bumaba ang ating Pangulo, yung utos niya, gusto ko yung 1,000,000 na titulo, maipamahagi lahat yan bago tayo bumaba. Kaya lalim na ng mata ko. Hindi na ako nakakatulog. Hindi na bali. Pagkatapos, pwede magpahinga. Pero saka na yan. Talagang pipilitin natin. Siyempre, ang ambisyon ko talaga, matapos sa term 4. Pero hindi ito titigil hanggang talaga matapos. Lahat ng beneficiary na qualified, mabibigyan ng titulo. Kahit na wala na ako, titiyakin natin na magpatuloy pa rin ang programa na pagbigay ng titulo. Thank you, Sir President. Alright, maraming salamat. Thank you.